channel. At kung bago ka dito, please subscribe. So, ito tayo ngayon. Usapang OFW tayo ngayon. Kasi, yung common na impression sa isang OFW is madaming pera. Which is hindi totoo yun. Well, siguro kung isa ka sigurong doktor dito or engineer, yung talagang ano, matataas na posisyon, siguro marami talagang pera mga yun. Pero yung kagaya kong sa factory nagtatrabaho or sa sales, sa mga sa bahay, yun. Kami yung mga tao na oo, nasa abroad. Pero maliit na yung kita namin. Kasi ako base ko lang sa sarili ko. Although sa factory ako nagtatrabaho, maganda pakinggan eh, factory. Pero hindi ganun kalaki yung sweldo. Tama lang yung tipong makapagpadala ka sa pamilya mo, makakabili ka ng gusto mo, makakain ka ng gusto mo. Ipon nga, hindi. Wala eh. Kasi wala akong ipon eh. Kasi hindi siya ganun kalaki eh. Siguro kung kagaya sa iba, nagpa-part-time. Which is illegal yata dito yun. Pero yung iba ginagawa yun, nagpa-part-time. Pero ako kasi, nakakapagod kasi, syempre, maghapon ka na sa, mahaba yung oras ko sa work. Kunyari, night shift kasi ako ngayon, so medyo short yun. Pero pag normal, 8 to 6. So, antagal. Tapos, ano pa, minsan, 2 days off ako, minsan 1 day lang. So, sobrang nakakapagod. Kasi dito kasi, wala kang maasahan eh. Yung sarili mo lang. Ganong kahirap. So, sa kasal lang mo naman. Ito lang kasi yung napapansin ko na. Kasi, hindi ito personal na nangyari sa akin. Ito ay yung sa mga kakilala ko lang. Kasi ako, alam ng pamilya ko na hindi ganong kalaki yung tita ako. Tsaka hindi sila yung tipo na, oh, magpadala ka ng pera, ganyan-ganyan. Hindi sila ganun. Nag-iintay lang sila kung may mapadala ko o wala. Pero ako, minimake sure ka naman sa sarili ko na makakapadala ako sa mga monthly. Kasi matatanda na sila eh. May mga sakit na, so may mga maintenance na, alam mo na, high blood, ganun, arthritis, mga ganun. So, kailan talaga ng gamot. Anyways, ito ay ano ko lang naman, yung nakikita ko lang naman sa iba. Kasi alam mo yun, yung tipid sila ng tipid sa sarili nila kasi para lang may mapadala sa kanila. Makikita mo noodles ang ulam, langing dilata, o kaya itlog. So parang, oo, paminsan-minsan, okay lang naman yan. Pero yung sa isang linggo, halos tatlong beses, apat na beses mong gawin yun. Yung ganong klaseng ulam. So, hindi na healthy yon. So, ano ko lang sana sa mga tao, no, na hindi lahat ng nasa abroad mayaman. So, minsan kasi, yung may manghihingi sa'yo ng favor, dumadating din kasi sa point na walang-wala ka din eh. Alam mo, mas mahirap dito yung walang-wala ka kasi nasa abroad ka, wala kang malalapitan. So, minsan, pag hindi na pagbigyan, masama na. Madamot. Parang ganun, no? Pero hindi ganun. Nagkataon lang na walang-wala rin. So, parang, kasi, dito, oo, malaki yung kita mo, pero magkano yung bahay mo? Ang mahal ng bahay dito. Oo, pagkain, mura. Pero yung bahay, as in, super-duper mahal. Kasi ako, bahay ko, ano, 1,000 isang buwan. So, magkano yun sa Pilipinas? Let's say, kasi ngayon ang baba ng palitan, diba? Ang baba ng palitan ngayon. So, nasa 13,200 yun. Yung isang buwan. Akalain mo, ano lang yun?
hindi mo solo yun ha, ano na yun, bed space lang yun. So ganun kalaki. Tapos pero sa pagkain naman talagang okay dito, ang mura ng pagkain. So, minsan may magsasabi, oh bakit si ganito sa bahay lang nagtatrabaho pero ano, ang laki ng pinapadala monthly. Well, hindi natin alam kung nagpa-part-time sila, di ba? Kung pwede sila mag-part-time, pwede rin naman yun. Pero, well, dito kasi, minsan na, hindi kasi maganda eh. Na, yung impression ba, pag sinabing Pilipino ka, parang ang baba ng tingin ng ibang lahi sa atin. Kasi, which is, parang minsan totoo naman kasi, nakikita mo minsan, parang naglalakad, kaakbay yung ibang lahi. Parang minsan, alam mo naman na yung mga pamilya sa Pilipinas, yan, hindi single yan. Pero parang, ayun nga, kapit sa patalim. Pero hindi maganda yun. Dapat hindi ganun. Kasi parang damay-damay na kasi. Pag, alam mo yun. Minsan, kahit hindi naman ikaw yun, pero minsan sabihin na, oh, Pilipino, ganito na naman yan, ganyan. May hindi pumato sa ibang lahi para lang magkapera. Hello. Well, makikita mo naman talaga sa iba, ako, marami nila ako nakikita. Kasi dito kasi, yung off kasi dito kasi Friday. So minsan, Friday, lalabas ako. Wala akong mag-grocery ako. Makikita mo kasi, yung mga nasa bahay, nagtatrabaho, makakalabas din sila ng Friday. Nakikita mo sa park naman. Talagang, ibang lahi naman talaga. Yun. Well, sabihin na natin, oo, ginagawa talaga nila yun. So, sana naman, tigil na nila. Hindi kasi maganda. So, yun. Hindi, yung impression kasi pag sinabi ng Pilipino ka, parang ang baba. Kaya may mga iba talaga yung kabayan na ganito lang ginagawa. Which is, minsan hindi mo rin sila masisi kasi nga kailangan nila magpadala sa pamilya nila ng ganito. Pero sana hindi ganon kasi sana yung mga tao sa Pilipinas na yung mga ganon, yung pamilya nila, isipin din sana nila yung kamag-anak nila dito na hindi ganon kalaki ang kita, lalo na sa bahay, hindi ganon kalaki ang kita. Tapos magde-demand ka na, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan, kailangan ko ng ganon. Hindi dapat ganon. Dapat intindihin natin sila na hindi pocket na sa abroad yun, maraming pera yan. Siguro, minsan kaya nila nagagawa yun kasi nga, kailangan nila magpadala sa Pilipinas. Kasi, ang pangit kasi tignan yun. Ayun, kung gumala ka, paglabas mo ng Friday, ayun, makikita mo si ate, kaakbay si kuya, ibang lahi, ayun. May isa na naman tayong kababayan na paang sa hira. Parang ganun eh, no? Parang ganun. Parang hindi maganda. So yun lang, sana yung mga nasa Pilipinas, huwag naman magdemand ng kung ano-ano. Kasi, hindi pinupulot yung pera dito, pinaghihirapan yun. Ako, okay lang sa akin kasi yung sa family ko, wala akong problema. Alam nila na, may mga times na hindi ako nakakapagpadala sa amin. Kasi lalo pag yung kanyara, may gusto akong bibilihin. Kailangan ko magtipid, diba? So, ang ginagawa ko, minsan, sabi ko muna sa kapatid ko, oh, pass mo na ako, hindi na ako magpapadala, ha? Ganun ang ginagawa ko. Pero, hindi mo kasi tayo mag-part-time, eh. Alam mo yun? Parang, pag-rest day, oh, parang gusto ko na lang matulog. As in, parang ang hirap. Yung iba dito, ang sisipag. Kasi talagang, kunyari, sa office sila nagtatrabaho or sa sales. Kasi hindi naman ganang din kalaki. Yung sa iba, pero sa iba, oo, ang lalaki ng mga kita sa sales. Yung sa ibang hindi. Alam mo yun, ako parang lagi ang lantang gulay eh, ganun. Hell, tumatanda na, baka ganun na. So, yun. Ako, nabibili ko naman yung gusto ko, yung gusto ko pa, lalo yung gusto ko pa. Kasi may hindi talaga ako kumain. Kasi nung bata ako, mahirap lang kami.
So may mga pagkain na gusto mo kainin, hindi mo makain. So ngayon ang ginagawa ko, pag gusto ko yan, kahit maya, kakainin mo talaga yun. Tapos pag namatay ako, hindi ko naman matitikman sa langit. Ano, diba? So ngayon, ang hirap kasi panggabi ako sa trabaho. Kaya kami yun, ang hirap gumising sa gabi. Yun, lalo na pag, kasi ang yung timing so kasi, 9 to 6. So ang mangyari, ang gising ko niyan, mga 6 o'clock kailangan ko na gumising. Kasi malayo kasi bahay ko dito. Malayo itong work ko. 1 hour na biyahe, walang traffic. Yun ha. 1 hour. So ganun siya kalayo. So gumigising ako ng 6 o'clock. Mag-prepare kasi dadaan yung bus ng 7:20. So kailangan, before na 7:20, nasa bus stop na ako. Kasi pag hindi, maiiwan ako. Maghihintay daw ng 30 minutes. So yun. Ang hirap. Kasi iba yung tulog sa ano eh. Ibang tulog sa ano, sa gabi. Sa gabi, kahit makatulog ko na ng 5 hours, so umaga, napaka-energetic mo. Pero alam mo yan, pag panggabi ka, kahit makatulog ka ng 9 hours, so 8 hours, pagdating mo sa work, as in, ang gulay ka pa din. So gaya ngayon, mahihingi na ako. Okay, ito, pampabuhay ng dugo. Nakompete. So yun, sana lang, no, sa mga pamilya dyan, sa Pilipinas, lalo na sa mga, alam naman natin na hindi naman degree holder yung kamag-anak natin dito sa abroad. Sana huwag naman hanapan, huwag hingian ng bonggong-bongga. Kasi nakakawa. Minsan kasi yun yung nagdadrive sa kanila para gawin yung mga bagay na hindi tama. Which is minsan naapektuhan na rin yung mga taong gumagawa ng tama. Ayun. Minsan, di ba, minsan kay tulpo nga eh, yung ibang lahi. Pinapatulpo yung Pilipina kasi babawiin yung million-million na naibigay nila. Di ba? So, yun. Which is totoong nangyayari dito yun. Totoo talaga. So, sana, para maiwasan natin yun, huwag tayong hinihingi sa kamag-anak natin. Intindihin natin yung sitwasyon nila dito. So, yun lang po. Sa susunod, let na usapan. Bye-bye. Work muna. Tapos na break time ko.